up guys, so Kuya Berto po muli at nakarinig ako ng balita na magkakaroon daw ng new batch ng open. So I think ito na yung mga bahagi ng last na mga opening ng units sa mga pabahay, sa pabahay dito sa malapit sa inyo. I think as of now, no, mas affordable dito sa may Imus, Cavite. Yeah, so sisilipin ko, puntahan ko ngayon at sana makahabol kayo just in case meron pa nga. Kasi marami kasing nagahabol doon dati kaso ubos na. Okay, so tingnan natin ngayon kasi may email sa amin yung coordinator na meron pa daw available, so titingnan po natin. Right. Sige. I-upload ko agad yung video mamaya, wala nang masyadong edit. Right, so andito na po ako sa sinasabi kong subdivision na kung saan bagong open lamang yung mga units at papasukin po natin to ngayon. Ito yung sinasabi ko na ano, na lugar na ang ganda-ganda ng lokasyon. Pagpasok, tapos ito yung ito, papakita ko sa inyo. Right. Yan. So ito yung pinaka-barangay road. Ayan, so ito Imus. Papunta doon sa ayan, yung way na yun, Padasma. Ang ating pagkanan, Padasma. So kung mapapansin nyo, dito pa lamang sa pinaka-main gate. Ayan. Ayan na yung pinaka-gate niya. Ito yung pinakasakayan. Of course, meron naman napas na mga tricycle doon sa loob. Ayan. So, ito na yung pinakasakayan dito lang. Ito lang mismo sa gate na to. Okay, so, actually, last week, naubos daw to. Mayroon kami kasing mga dati, mga nag-avail din dito. Naubos na yung slot. Ngayon, nag-open ng bagong slot na available. At ang maganda, ang slot na to, dito lang sa pagpasok sa may gate. Pasokin natin. Ayan, so guardhouse din po ito. So, kuya. Alright. So, ito na tayo. Nakapasok na tayo dito sa may loob. Ayan. Oy, may ano nga dito eh. Kamusta? Nag-reserve na? Oh, ayan. May kasama kami. Mag-video lang ako. Ayan, yung kasama namin dito. Mayroon ng unit. Hinabutan ko pa dito. Nagkita kami. May reserve ng mga unit. Okay? So, ang available ngayon, nakikita nyo yung mga ginagawa na yan. Yan. Nilakad ko lang. Iniwan ko lang yung motor ko dun sa may labasan. Yan yung available ngayon. Itong nilalakad yung ngayon. Saan na makaabot tayo? Ayun, yun. Right? Itong mga ginagawa ngayon, ito yung pinaka-model unit eh. So, kung makikita nyo, yan yung pinaka-gate. Ito yung model unit. Tapos, ito yung mga available. Right. Meron ng under construction. Tapos, may mga area dito. Ito itong mga open space na to. Ayan, pag ganun. Grabe, ang lapit lang sa may pagpasok lang talaga. Oh. Ayan. Pasok lang. At, ayan, iilan na lang dyan yung available. Yung mga kinukonstruct na yan, mga nakuha na yan, mga nabili na yan, iilan na lamang yung available. Itong block na to, ito magkatalikuran, tapos yung nakaharap sa atin yan, ito mismo, isang pahabayan dun, yan lang yung mga available. Tapos ito, yan, itong area na to. Ganun kabilis, kaya kung available ka bukas Sabado, ihanda mo na yung pang-reserve mo, 5,000 pesos, ihanda mo na yung proof of income mo, ihanda mo na yung proof of income mo, ihanda mo na rin yung billing mo, ihanda mo na yung mga ID mo, mag-reserve na tayo ng unit. Ito lang. Yan lang sa mga area na yan. Yan lang yung available ngayon. At tingnan mo. Ayan lang. Super lapit sa gate. Ay, grabe. Right. So, sobrang lapit. Sobrang lapit lang sa gate. So, it's a quick, ano lang. Quick video lang. Ayan, so kung gusto niyo makita yung available natin, model house, ayan po. So isang mabilis ang silip lang ulit para sa ngayon pa lamang nakadalaw. Ayan. Wala nang 20 yung available ko dito. Wala nang 20. Ayan. Ito po yung pinaka model house. Ayan po yung turnover unit. Ito po yung magiging turnover unit po natin. So up and down po siya. Bare finish po siya. Right, ito yung itsura ng CR, parang ganyan, naka-tiles na po siya. Tapos shower na rin. Dito po sa labas yung pinaka utility area, dirty kitchen. Right?
Ngayon, papasukin natin yung ano, yung sample ng bahay, yung sample ng gawa na pwede natin gayahin. By the way, i-upload ko na ito ng walang edits ulit kasi mabilisan lang po ulit tayo. Ayan, yan yung sample ng bahay kapag inayos na. Pareho lang to yung sukat nung pinasok natin kanina. Katabi lang to. Ito yung ginawa nila sa kanilang lababo. Okay. Nagpasok sila ng lababo dito pero hindi rin tinanggal yung nasa labas. Andiyan pa rin. Okay. Yung CR nila, dito pa rin yung pinto. Ayan, so tinayos lang siya. Pero, yung iba, ang ginagawa, nililipat yung CR dyan, yung pinto, nililipat dyan sa pagbaba. Okay, so ito yung naging sample ng ano, nilagyan ng mga furnitures. Ayun, sa taas, ang ginawa sa taas is, dalawang kwarto. Ayan yung isa, ito naman yung isa. Right? Tapos, andito yung pinaka-cabinet. Closet niya. At dito naman yung isang kwarto. Ito yung cabinet niya. Ito double deck dito yung ginawa eh. Ayan. Diba? Ito yung pinakaharap. Alright. So, abot na lang sobrang lapit na ng pinaka main gate. Dati, nasa 800,000 lang yung mga unit dito. Ngayon, na doble na. Inabutan pa yata ng 700,000-600,000 pero ngayon, doble na. Grabe. So yun, kung ikaw yung naghahanap, ito na siguro yung pinakamagandang location ngayon sa Imus kasi nakita nyo naman kanina yung pinaka-access. Tapos yung likod nito, kung tutuloy-tuloyin mo yan to doon, pero ano yan eh, ibang subdivision yan. I mean, kung tatanawin mo yung papunta doon, sa likod, doon yung hospital, ando doon yung government center po natin, yung munisipyo ng Imus. Alright, so yun po yung harap. Okay. Ayan, so papasok muna saglit sa office para i-check yung availability po natin. Ayan, yan lang po yung pinaka-gate natin. Okay, so pasok lang ko saglit sa office para i-check. Andito sila. Ay! Andito si Mama Panat. Ay, bukas pa. Nakakalungkot, konting-konti na lang. Mamaya may magre-reserve pa to. And so sa mga client natin, kung available kayo bukas. Dito kami sa office para kumuha ng update. Isang pitik-pitik lang, pikit-pikit lang ubos yan. Ayan, so ito po. Kasamahan namin sa ano. Magaling yan. Ayan, mayroon siyang bagong closing ngayon. So, dalawang unit ang binili ngayon. Ngayong araw na ito sa kanya pa lang. Alright, so bukas meron din ako dito reservation. So, kung mapapansin nyo, ito po. Pagpasok lang dito sa my gate mismo. Ayan, so transportation. Hindi problema transportation kasi dito sila kuya. Pagpasok dito sa gate, ito yung available mismo, tsaka yung sa likod. Para sa naghahanap ng transportation, hindi problema yung transportation kasi sila kuya, 24 oras, andi dito para i-head kayo dun sa mga bahay-bahay nila. Ayan. Ito po yung available na ano, sa likod. Ayan. Ayan po. Ayan, so, konti na lamang po, wala nang 20 yung available na units dito, nakita ko dun sa inventory. So, kung kayo naghahanap ng pinakamura sa Imus, Cavite, ito na po yun. So ayan, so contact lamang po sa number na ika-flash ko po sa aking screen para po mag-avail na kayo ng bahay, pinakamura, pinakamaganda, at pinaka-strategic pagdating sa negosyo, sa mga pangangailangan nyo. Right? Hanggang kuya. Ayan, dito po yung guard house nila. 24 oras, merong bantay. Ayan sila kuya, 24 hours, bantay dito. Alright, so okay na. So kung napapansin nyo, maraming nadaan-daan dyan. Ito, mga subdivision yan. Ito na lang available. Maraming subdivision, pero ito na lang available. So napapansin nyo doon. Ayan. Nung wala pang pandemic, at kaya ngayon ng pandemic, balik na yung bumaba na yung level. Nag-level 2, level 1, is balik na po sa operasyon. 24 hours na halos yung
biyahe po ng mga sasakyan dito, kaya hindi po kayo mahihirapan. Alright? Alright, so since back, ito na yung huling vlog ko para dito sa subdivision na to, kasi paubos na rin siya, iikot ko na rin kayo. So yan, meron po dito mga, hindi ko alam kung paano ko di-describe, mga pangunahing pangangailangan, hindi ko naiisahin. Say it and you have it dito, na pawn shop, laundry, milkihan, Alphamart, ayan, andi dito po yan, kompleto po. Ito nga yung elementary school eh. Ayan, so ito yung elementary school. Ayan, elementary school, Alphamart, mga groceryhan, ang dami, lahat ng pangangailangan dito na, pati hospital, napakalapit dito, clinic, ito sa ating kanan, hardware. Ayan, ay grabe, alam nyo yung development dito, napakabilis. Ganda din yung pagpapakyat ng presyo ng mga bahay, mas mabilis. So kung qualify ka, naka-flash na presyo, sa naka-flash na sa description, sa nakalagay sa description, I think it is the best, no, now is the best time for you to reserve your unit dito. Wala namang ano, di kailangan ng spot down payment, hulugan yung down payment, okay? So hulugan yung down payment, so hindi yan ganun kabigat para sa atin. Okay, so dito rin kami nakakuha sa area na ito ng bahay, kapati kami kumuha kami sa may area nito, kasi alam namin develop, at ang mga bahay namin sa dito, sa parang kayo, ay grabe, malaki na ng pinagbago ng mga presyo ng bahay dito. Right, so may dadaanan na ako. Ito po si Bon. And I'm home. Grabe. Pupawisan ako dun na. Anyway, so yun, i-upload ko na po siya ngayon. Ang oras po ngayon is 4 PM, mag-alas 4 po ng hapon dito po sa Imus, Cavite. Ayan, so kung mayroon po kayong plano na kumuha ng bahay, bukas po, andun po ako sa site para po i-assist po yung mga kukuha ng mga units po natin doon. Alright, so yun, baka yun na po kasi yung huling vlog ko para sa mga update, kasi tingin ko yun na yung pinaka last na available na slot, kasi inopen na nila yung pinakamalapit tuon sa my gate. Pagpasok na pagpasok mismo, bam, ando doon na yung mga units available. Alright, so it's time. Okay, sige po, at i-upload ko muna. Ayan, so comment lamang po dito sa ating pong vlog. Ito po yung number ko, ipa-flash ko po sa screen, at wag na lang, doon na lang sa description, baka kasi magbago-bago eh. Ayan, so ilalagay ko pa description yung aking pong number, so contact nyo na lamang po. Co-text lang po kayo, i-assist ko po kayo bukas po. At dala na po kayo ng reservation requirements ninyo. Nasa computer ko. Ayan. Dala na po kayo ng reservation requirements nyo, proof of income, proof billing, proof of, yung address po ninyo, yung reservation po ninyo, tsaka mga IDs po. Alright, so yun muna ang kailangan natin para ma-reserve natin yung slot mo. Reservation still 5,000 pesos, so napaka-affordable. Ang down payment, wala pong spot down payment. Ito po ay huhulug-hulugan po natin. Alright, so ayan, yung computation, ilalagay ko po dito sa description para po magkaroon kayo ng idea kung magkano yung babayaran ninyo at yung magkano requirements sa sahod po natin pagdating po doon sa banko. Okay? Thank you so much. Ay, by the way, wag mag-alala kasi explain naman po doon ng ating pong ano, ng ating pong coordinator sa site mismo, yung may-ari sa developer mismo, kung ano pa yung mga dapat gawin, ano pa dapat na i-read din po natin sa magkakaroon po tayo ng parang mini orientation pagdating po doon ng official po mismo, kasi doon po tayo pipili ng pinaka-slot po natin na available. Yung pong ibibigay sa atin kung may maabutan pa tayo. Kaya tara na.